po dyan. Hindi po yung mga kalaba. Pati yung mga saging ko po. Yung mga saging ko. Nakikira na po yung saging ko ng mga kalaba na. Pati yung kinakain na. Wala na yung taray ko ito. Wala na yung kalaba na. Wala na yung natural. Ano? Wala na yung mais. Kinain ko na yung mga kalaba. Ayan, hello po mga kaubat, kumusta po kayo? Ayan, nagbabalik po ang ilingkot taong ubat, kumusta po. Ayan, ano, nandito po tayo sa bundok, sa bukid ko po mga kaubat. Ayan, makikita nyo po ang aking kon dito. Bahay kubo po dito sa bundok. Ayan, ayan po, magyanting po tayo ngayon. Nagbabalik po ang yung lingkot, ano, na balik exploration po tayo ngayon. Solo po. Solo exploration po natin dahil yung team natin ay may iba-ibang po silang ginagawa. Busy po sila sa mga gawa nila po sa bukid. Kasi yung si Chris Hunter po ay nasa Rizal, Cagayan Valley po. Malayo sila. Malayo sa mga kubat. Tapos si Boygo Hunter po ay busy po sa bayan. At nag-alaga po yung kanyang anak dahil may ginagawa po yung kanyang asawa. Tapos ngayon si Jan Hunter TV po ay nagpa-birthday po ngayon kaya di tayo nakapunta. Pero pa si Jan na lang ano, Jan Hunter TV po. Pero babawi na lang ako bukas siguro. Iyan. Salamat sa pagpanonood ninyo mga kubat. At huwag nyo pong iskip po ang ating mga video po mga kubat. Para konting tulong po sa atin. Yun, abangan nyo lang po yung update natin kay Kina Benzer at Jopen po. Nasa bahay po sila na iwan. Isa lang po ako sa dito sa bundok ngayon. So yun, pag-anting po tayo, hindi lang po mga aswang anting natin o mga multo, kundi po ang mga kalabaw dito po na gumagala. Kasi marami pong kalabaw na nakalabas po sa kanilang lungga, ano, na kumakain po sa aming mga tanim na mais po dito sa bundok. Kaya ngayon, mag-explore po tayo pero yung hanapin natin yung mga kalabaw po na kumakain ng tanim namin dito sa bundok. Kasi madami na po kinakain ng mga kalabaw dito sa bundok. Na mga mais, yan ang. Sa mais namin, dami nang kinain. Kaya ngayon, manguli po tayo ng mga kalabaw kung meron tayong makikita. Pero kung wala, ay pasensya na lang. Pero di ko po titigilan ito. Para makahuli po tayo ng mga kalabaw na nakalabas po sa mga lungga nila. Ngayon, huwag natin patagalin. Tara na. Hello, hello po mga kubat po. Magmusta po kayo. Meron po ako ipapadownload sa inyo na games app po. Ito po ang tinatawag nilang na Dream Club game po mga kubat. So, yun. Dito po ay kahit maliit po ang iyong puhunan, kung magaling ka po maglaro ay mapapalago mo po ito mga kubat. Depende lang po sa technique ninyong maglaro po. Kaya papakita ko lang po ang mga games dito na malaro po sa Dream Club po. Ayan, marami po dyang pagpipilian, ano. Meron pong color game, tapos Dragon Tiger, at mga Gold of Wealth, ganun. Marami po mga kaubat. Marami po kayong pagpipilian. Kaya ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano mag-download at mag-register po sa Dream Club game po. Kaya, tara na! Ayan po, nandito na po tayo sa ating cellphone mga kubat. Ayan, lagay po natin ang cellphone number natin at saka yung password po. Dapat mahaba po ang ating password. Ayan, i-confirm po lang natin yung password natin. Ayan mga kubat, ano, simple lang ito. Sundan nyo lang po ako. Ayan, i-confirm na natin. Tapos ayan, isi-send na po. Mag-con tayo ng request tayo ng ano, yan OTP ano. Tapos yan, ayan, ilagay nyo na po kung nag-send sa inyo. Ilagay nyo na po yung nag-send. Tapos yan, register na po. Ayan na po, tapos na po, makakupat. Ayan, mag-cash in na tayo. Ayan, magpipila po kayo. May GCash, may bank. Ayan, may BPI, USB bank online. Ganun. Marami po ang pagpilihan dyan. May 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 o 30,000 po, makakupat. Ayan, pindutin nyo lang po ang mag-withdraw mga kagubat. Ayan, pindutin nyo.
tapos lagay na lang po ang magkano ang inyong kwan, withdraw the amount, tapos GCash number po nandiyan lang po sa baba. Yan lang po. Oh, di ba mga kapat, madali pong mag-register dito. Kaya ano pang inihintay nyo, mag-register na po tayo at i-download po ang ating Dream Club game po. Sigurado pong masarap pong mag-kwan dito, mag-cast out kapag malaki po ang panalo natin. Kaya ano yung tenyo, nandyan po sa description natin po ang link ng Dream Club game po. Paki-click na lang po para ma-download nyo na po ang Dream Club mga kagupat. So yun, ayan, tara na. So mga kagupat, mag-isa lang po tayo ngayon. Kasi ito po yung kamaisan ko, no? 29 man ko yan. Hindi po ko po na-chamba yung mais ngayon. Kasi hindi natin na sabayan yung magandang panahon po mga kagupat. Tapos ngayon, kaya hindi pa sinambangan ng panahon, tinitira po yung mga nakagala po na mga kalabaw. Yan, hindi pa masyadong kwan. Tinitira po yung mga anong tawag dyan? Anong tawag sa amin ay utot, bao, o kaya mga mouse, mga tawag sa Tagalog ay tawag sa mga Tagalog na yun, sa mga mouse tawag sa English. Ito po ang mais ko ngayon, ano makubat matumi. Ito po ang alamang damo na yun, di mga patay ng mga spray po. Sobrang hirap mag-mais talaga, naging farmers. Ito po kasi yung kalaban namin ngayon ng mga damo. Hirap patayin ng mga kan. Mga spray o chemical. Yan makubat. Kasi marami pang pumunta na kan ito. Mga kalabaw na naka wala po sa kanila. Lungga. O kaya tinatawag namin pasto. Kaya dito sa kamaisan pumupunta yung mga kalabaw kasi nag-agawan kasi sila ng pagkain sa bundok. Kung saan sila kumbaga kapag isang jail, ano tawag doon, pupukan kapag Ilocano. Ayan. Kaya dito na sila pupunta kasi maraming pagkain dito. Ayan. Ibutin lang natin itong kamaisan kumakuba. Tingnan naman yung tarim ko. Kapag marami singgang itong damo, ay hindi po gumagana yung mga mais. Yan o, yung mga mais ko. Maliliit. Hindi ko po alam kung anong mangyari sa kikitain ko ngayon. O, ang liit ng bunga. Tapos, yan. May nalik o dun sa kubo na yun, ano. Yan po ang kubo ko. Yun ako. Ito pa yung kubo ko dati, ano. Yan. Ito pa yung kubo ko dati, makubat. Dito po kami tumira noon. Yan na kubo. Marami, dalawa kasi yung kubo ko. Ito yung kubo dito sa bukid. Iba po yung kubo ko doon, sa baba. Ayan. Pasyaran natin ito. Tingnan natin. Kung kumusta na ito. Ito po yung gamit namin musketero noon makubat. Yan. Yan po ang gamit namin na musketero noon. Dito sa bundok. Sama ko po yung anak ko.
tapos yung misis ko makauba. Ana, nakasira-sira na tong bukit ko dito, yung kubo dito makauba. Sira-sira na. Ito yung mga gamit ko. Sa tagal ko sa Bicol, ito na, nangyari dito sa kubo ko. Ito yung mga gamit ko, ano, kaldero. Ito po ako nagsasaing dito. Ito yung mga gamit ko dito. Mga plato, mga tasa niya nandyan. Yan. Ako lang po gumawa dito, ano. Ako lang po gumawa dito na kubo. Yan yung mga gawa ko. Yan. Yan yun naman. Hindi na ayos. Nakatanggal na yung mga nakakabit na kwanyero na ayan o. Ako lang po gumawa dito makauba, no? Ako lang po ito. Tingnan nyo naman. Pati dito sa tinding na to. Ako lang po. Ako lang po gumawa nito. Mag-isa lang po ako. Nagpatay dito. Iba po yung pero sa kubo ko po di sa kaba, sa baba. Kasama ko po yung mga alaga ko ng dalawang bata. Ayan, abangan nyo lang po yung update ko sa nila. Sila Benzer at Joven. Ayan, yung mga kwan namin. Oh, sinira ng mga kwan. Ayan yung mga gamit namin. Sinira na po ng mga alaga namin ng mga mouse. Sa tawag sa amin ay bao o utot. Ganun. Ayan. Umpisa. Oo, oh, ayan. Oh. Ayan. Hindi ko alam kung anong Tagalog niyan, bao o mouse. Tagalog niyan. Nakagubat. Ito lang ano, miss ko to. Ito yung mga gamit ko. Ito yung gamit ko pang araro, makagubat. Yan. O, diba? Ayan yung mga gamit ko pang araro. Tagal na kasi nakapunta dito sa bundok. Kaya ganito nangyari dito sa bukit ko. Yung dumi na. Ito yung mga tanim kong saging. Ayan. Laki pa naman ng buwan. Sana walang aswang makakabal. Ano? Ayan. Sana nga may makita tayong mga kalabaw. O ano mang mga elemento dito. Kabalaghan ng elemento po makakabal. Ano naman, ang marinig lang dito makauba. Mga huni ng mga ibon, ano. Ang marinig po dito sa bundok. Sige lang, abangan nyo lang po pag-explore namin na mag-collab po kami sa mga team ko, ano. Pero ngayon, wala pa. Yan, tinitira ng mga kalabaw. Oh. Dami ng mga kinakain dito ng mga tanim ko po makauba. Kinakain po ng mga kalabaw na galing po sa mga lungga nila. Hindi po kasalan ng mga kalabaw dito makauban. Hindi po ako nagkasa mga kalabaw kasi kalabaw lang po yan, hayop lang po yan. Ang may kasalanan po dyan ay mang may-ari ng kalabaw po. Ang may kasalanan po dyan. Hindi po yung mga kalabaw. O, pati yung mga saging ko po. Yung mga saging ko. Tira na po yung saging ko ng mga kalabaw na yan. Oh, pati ito kinakain na, oh. Wala na yung tarim ko dito. Kinain na ng kalabaw yan, oh. Wala na yung natirang kwan dyan. Wala na natirang mais. Kinain po na ng mga kalabaw. Nagpunta lang po ako sa Bicol. Ay, ganito po nangyari. Dahil sa Bicol po ako. Nakakaubat ngayon. Bumalik ako kaya hunting ko itong mga kalabaw na to. Kaya halo-halo na po kung meron aswang o mga kulto po ay ating antingin po. Tayo po ay walang kinakatakutan dahil nasa Diyos lang po tayo na nananalig at wala na pong iba. Kaya kung manalig po tayo sa Diyos ay wala pong
mangyayari sa atin. Tayo sa Diyos lang po tayo kakapit. Siguradong hindi ka po maliligaw po lang das o kaya mapapamak po, makagubat. Tingnan naman yung magawa ko pa kung paano. Pwede na pa ako maging construction, ano? Yeah. Paano masabi? Ayan, oh. Ako lang po gumawa dito. Oh. Pero kulang pa kaalaman natin sa mga ganyan. Oh. Dami ng mga nasira sa mais ko. Sinadaanan po yung mga kalabaw nito, mga kuba. Yan. Sinadaanan po ng kalabaw yan. Sorry, pasensya na po kay Bako ba? Naubo na tayo sa biyahe. Ano? Sobrang lamig kasi sa bus. Ito ay nakaubo na naman tayo o nagkasipon na. Taimik ngayon, Bako ba? Ano? Kasi yung nag-report sa akin, nung nasa Bicol pa tayo ay nito pa yung gumagala yung mga kalabaw. Pero ngayon, taimik. Wala talagang nagkagala ngayon. Hindi ko alam kung nanotis na po yung mga may-ari ng kalabaw, kaya yun, wala nang nagpapakita. Dahil ginawan po ng diskarte yung mga kalabaw, ano, ayaw nilang, kasi ako, gusto kasing masampulan sila, ano, kasi dumating na tayo. Silang po makasampul sa kanila, pero yun, may nagsabi sa akin na baka na takot na yung may-ari na dumating ako. Kaya, yung gumawa sila ng paraan para hindi na makalabas yung mga kalabaw nila. Baka yun na, hinuli na sila. Kaya nagpursige po akong pumunta dito sa bundok para makontura rin. Malaman ko talaga ano nangyari dito sa bundok. Itagal ko naman sa vehicle, mga kaubano. Kaya yun, pagdating natin dito, wala talaga. Anong oras na mag 1 PM na po tayo. Kanina pa kasi ako dito nag-entay. Pero nag-open ko lang po ng camera natin. Pero kanina po, tawala po nag-entampay dito. Pero wala. Wala talaga napansin. Yun na nga ano, magaling yung mag-ari ng mga kalabaw. Yun lang po masabi ko sa kanila. Magaling po sila. Dahil alam na lang po nila na dumating tayo ay yun. Magaling po sila. Ginawan po silang, ginawan po nila ng paraan para hindi na po makalabas yung mga kalabaw nila. Pero kung sa totoo lang, kung nahuli ko mga yun, ako lagot sila. Dahil lahat naman ng gasto ko dito ay hindi na po biro. Kasi malaki pong bastos natin dito sa bukit. Nakaubat. Pero mabait naman ako. Basta makiusap lang sila, mabait naman ako. So yun, pinakita ko lang po. Dito po kasi yun. Ito po yung aking pan. Yun. Dito po ako natutulog noon, pati yung mga anak ko, anak, asawa ko dito po. Dito kami natutulog noon. Yan. Tahimik ngayon kasi wala yung mga kalabaw, ano. Hindi ko alam. Talaga baka no, nakayon na nga yung sinabi ko. Ginawa na ng paraan kasi alam nilang dumating po ako, makaupa, ano. Pero sa akin kasi nung nasa Bicol pa tayo, yun na nga yung tinatawag sa akin, dinawag yung bayan ko na maraming kalabaw dito na gumagala sa kamaisan ko po, mga kubat. Kaya nagpursige po ako makauwi dito sa Cagayan para mapasalan ko tong bukid ko na to. Kasi laki na kasing gistos ko dito, mga kubat. Hindi na po piro. Sa patanim, sa bini pa lang ay malaki na. Tapos palinis sa bukid. Tapos, bili ng binhi, mga ganon. Tapos, patanim. Dapat, binabayar lahat kasi yun. Ayun. Mga natakot na po yung mga may-ari ng kalabaw. So, mag-wala una, wala pa tayo napansin.
Kanina pa ako dito. Ngayon lang ako sinag-vlog. Kaya sayang naman ang effort ko na pumunta dito, ano. Kung wala akong may vlog. At least may, kahit wala tayong makita, at least may vlog ako. Para may update ko naman kayo, mga kagubat. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi ang totoong buhay, kahit wala po akong makita, at least meron akong i-vlog. Kasi hindi naman gabi-gabi may makikita tayo, ano, na kababalagan, makagubat. Meron po yung gabi, meron po yung araw na may nagpapakita po. Kahit araw po, makagubat, kung gusto magpakita, ay magpakita po ang mga diablo po o kasamaan po dito sa mundo o mga elemento. Pero kapag araw-araw na, ay iba na po yan. Ibang usapan na po yan, mga kagubat. Kung araw-araw po meron nagpapakita. So, yun, timing talaga, mga kagubat. Natin magawa. Ilang oras ako dito. Dito na ako nagpagabi, wala pa. So, yun, binag ko lang po para ipa... Abot ko lang po ang message sa inyo para malaman nyo naman. Hindi lang po ako ang may alam. Hanggang dito na, mga kagubat. Mga talaga mga kalabaw. Pero nakita nyo naman yung mga tinumba nilang mga saging, mais, ganun. Ay marami na po. Tapos bukas, pag okay, update ko na lang payo, kayo. Kasi bukas mas magandang tignan. Kasi yun, maliwanag. Kaya bukas na, abangan nyo lang po ang karugtong itong video na to ng araw. Para makita nyo lahat po yung mga sinasabi kong kinain po ng mga kalabaw ng dahil lang nasa Bicol pa ako. Wala ako dito sa Cagayan. Punto na lang. Bye-bye. Salamat sa parang.